pag binabasa niyo po ang Old Testament, particularly ang mga sulat ng mga prophets, isa sa mga bagay na magandang tingnan niyo yung timeline. Ano? Kasi marami sa mga prophets na nagsulat sa Old Testament, they are contemporaries. Ibig sabihin, they live on the same time period. No? Magkakaiba lang ang lugar. Ano? Pero magkakasama sila sa iisang panahon. At ang isa sa mga magkakontemporary na mga propeta ay si Prophet Hosea at saka si Prophet Isaiah. The Prophet Hosea is a contemporary of Isaiah, and he described to us in short and direct way what Isaiah discussed with much details. Now, pag pinag-usapan ang topic ng idolatry, they both wrote about idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito ang turo sa atin ni Propeta Hosea. Sabi sa Hosea chapter 8 verse 4a, "With their silver and gold, they made idols for their own destruction." Ang short, di ba? Gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng pilak at ginto. At ginagawa nila ang mga Diyos-Diyosan na ito para mismo sa kanilang kapahamakan. Well, alam natin, ang pilak at ginto ay mga precious materials. Mahal ang mga ito. Diba? Gold remains to be one of the most expensive metals. And God created them for the benefit of man. No, nung nilikha ng Diyos ang mundo, sa Genesis chapter 1 and chapter 2, kasama sa mga nilikha niya yung mga precious materials. At nung sinabi ng Diyos, pagkatapos niya makita ang lahat, very good, kasama ang mga silver and gold. Pero throughout the history of man, mababasa at makikita ninyo that he has decided to use these good materials to turn them into something bad. Maganda ang layunin ng Diyos for creating silver and gold. But man, in his rebellion, man in his sin, decided to make his own gods after them or out of them. And every time naman, pag pinag-aralan yung history, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay napapahamak. Kaya nga, sa umaging ito, gusto kong tandaan natin, don't put your trust on idols because only the true God has the power to both care and save. Huwag ninyong ilagay ang inyong pagtitiwala sa mga huwad na Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang totoong Diyos lamang at nag-iisa lamang ang totoong Diyos, Siya lamang ang may kakayahan na mag-ingat. Siya lamang ang may kakayahang magligtas. Ngayong umaga, we will be looking at history. And we will try to learn two things. No, una, papag-aralan natin kung paano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay naging dahilan kung paano ang isang bayan ay napahamak, napunta sa isang sitwasyon na kahit sila mismo walang magagawa para matakasan. At pangalawa, papag-aralan din natin sa biyaya ng Panginoon kung paanong ang Diyos na totoo gumawa to turn everything for the benefit of those who trust Him at para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Basahin po natin ang Isaiah 46. Isaiah 46. Babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia. Sundan niyo na lamang po sa inyong mga screens. Isaiah 46. Si Bel ay nagpapatira pa. Si Nebo ay yumuyukod. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan ng mga baka at mga hayop. Ang mga bagay na ito na inyong daladala ay mabigat na pasan sa pagod. Sila yumuyukod. Sila ay nagpapatira pang magkakasama. Hindi sila mailigtas o hindi nila mailigtas ang pasan, kundi sila may tutungo sa pagkabihag. Inyong dinggin ako o sambahayan ni Jacob, at lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel, na kinalong ko mula sa inyong pagsilang, na dinala mula sa sinapupunan. At hanggang sa katandaan mo ay ako siya, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka, aking dadalhin at ililigtas ka. Kanino ninyo itutulad at ihahambing ako upang kami ay maging magkatulad? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan.
na nagsisiupa ng panday-ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisisamba. Ipinapasa nila iyon sa balikat. Dinadala nila iyon. Inilalagay nila iyon sa kanyang lugar. At iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makakasagot o makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at maging tiyak. Isaisip ninyo uli, kayong mga masuwain. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain, o aking sinabi, o aking papangyarihin, aking pinanukala at akin itong gagawin. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang puso, kayo na malayo sa katuwiran, aking inilalapit ang aking katuwiran. Hindi ito malayo at ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal at ang aking ilalagay ang kaligtasan sa Zion para sa Israel na aking kaluwalhatian. Palayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dalawang bagay po ang bibigyan natin ng diin sa ating pong pag-aaral ng passage na ito ngayong umaga. Number one, realizing the silliness of trusting false gods. Pagkaunawa sa kamangmangan ng pagtitiwala sa mga huwad na Diyos. Pangalawa, recalling the sensibleness of trusting the true God. Pag-aalaala sa karunungan ng pagtitiwala sa totoong Diyos. Yung po yung dalawang bagay. So tingnan natin yung una. Realizing the silliness of trusting false gods. Pagkaunawa sa kamangmangan ng pagtitiwala sa mga huwad na Diyos. Nag-iisa lang ang bayan sa buong mundo na pinili ng Diyos. At yon ay ang bayan ng Israel. Pero pinili ng Diyos ang bayan na ito hindi dahil siya ay may pag-aangkin na higit kumpara sa ibang mga bayan sa paligid niya. O meron siya na wala sa ibang bayan sa paligid niya. As a matter of fact, kung ihahambing natin ang bayang Israel sa ibang mga bayan, Israel is quite insignificant. So kung sabihin, bagamat ang bayan na ito ang nag-iisang bayan na pinili ng Diyos, this nation is not special. Alam niyo kung sino ang special? It is God who chose her. Ang Diyos ang special. Tingnan niyo kung anong sinabi ni Moses, no? Describing itong bagay na sinasabi ko sa inyo sa Deuteronomy chapter 7, verse 7 and 8. Ganito ang sabi sa atin, kayo inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y mas marami. Ibig sabihin, hindi dahil sa hinahangaan kayo o magaling kayo kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao o kinakaawaan o hama, kundi dahil iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinutupad ang pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno, kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Paraon na hari sa Ehipto. There you have in two verses the summary of the history of Israel, no? Prior to their exodus experience. Nakikita nyo dito, ang Israel ay pinili ng Diyos hindi dahil sa espesyal. Ang Israel ay pinili ng Diyos dahil nagpasya ang Diyos na ibigin siya bilang resulta ng kanyang pangako sa nakaraan. Eh, ang Diyos ang espesyal, hindi ang Israel. Dahil hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At ito ang dahilan kung bakit inibig niya ang bayan na ito. Pero isang paalaala, isang babala. With such special treatment from God comes great expectation that will merit great punishment when failed. May inaasahan ng Diyos
sa bayan ng Israel. No? At kung hindi ito ibibigay ng bayang Israel, sila ay tatanggap ng parusa. Ituloy natin yung binasa natin mga talata doon sa Deuteronomy chapter 7, this time verses 9 to 11. Ang sabi diyan, dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi at pinaghihigantihan ang mga napopoot sa Kanya upang puksain sila. Siya'y hindi magpapaliban kundi Kanyang gagantihan sila na napopoot sa Kanya. Kaya't maingat mong tuparin ang utos, mga tuntunin at mga batas na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. There is great expectation from the nation Israel. Sabi ng Moises, pag hindi ninyo tinupad ang mga utos ng Diyos, He will not protect you anymore. Diba? Tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa mga umiibig sa kanya at tumutupad din naman sa kanyang mga utos. So ano nangyari sa bayan ng Israel? Fast forward natin. No, we don't have time to go through the history. Fast forward, no? At ito ang mababasa natin sa sulat naman ni Propeta Jeremiah. Ano sabi ni Jeremiah sa chapter 11 verses 10 to 11? Sila'y bumalik sa mga kasamaan ng kanilang mga ninuno na tumangging makinig sa aking mga salita. Sila'y nagsisunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran ng mga iyon. Sinira ng sambahayan ng Israel at ng Huda ang tipan na aking ginawa sa kanilang mga ninuno. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y magdadala sa kanila ng kasamaan na hindi nila matatakasan. Bagaman sila'y dumaing sa akin, hindi ko sila pakikinggan. This is a scenario in the mind of Isaiah when he was writing Isaiah 46. Ito yung dahilan kung bakit niya sinulat ang chapter na ito. Patutuong ang bayan ng Diyos, ang Israel ay pinili ng Diyos, pero ang bayan na ito, mas piniling talikuran ang Diyos na tumawag sa Kanya. At sa kanilang pagtalikod, syempre may pinili silang iba. At sinong pinili nila? Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Just imagine that. Nagpakilala ang Diyos sa kanila sa mga makapangyarihang pamamaraan. Nakita nila ang kaibahan ng Diyos na totoo sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. And then, di ba, several decades or probably several centuries after, nalimutan na nila yung lahat ng alam nila. Tumalikod sila. Sinira nilang tipanan. Pinili nilang sumamba at maglingkod sa mga hindi totoong Diyos. As a result, katulad ng babala ni Yahweh sa kanila, sila ngayon, kung sinusulatan ni Propeta Isaias, ay nasa pagkabihag sa Babylonia. Pero with regard to this, gusto kong sabihin, it is God who has the final word. Ang Diyos ang may huling salita. Ang Israel, sa pagkakataon na ito, ay nasa punto ng sobra silang desperado. Nasa misery sila. At alam mo, pag ang isang tao, sa particular incident na ito, isang bayan, ay nasa state of utter desperation or misery, wala silang choice but to listen. Diba? Pinadala ng Diyos ang kanyang propeta na si Isaiah. At anong sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ng kanyang propeta? Ang Diyos ay nagsalita sa kanila at pinaalala ang kanilang nakaraan. At pinakita na siya ang totoong Diyos. At mula dito, pinakita niya sa bayan ng Israel, dahil kinalimutan niyo na ako ang totoong Diyos, tinalikuran niyo ako, ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano ang kahangalan na ginagawa ninyo, na pinili ninyong sumunod at sumamba sa mga worthless statues made of silver and gold. Yan ang tanong. Hindi ba alam ng Israel yon na sila'y sumasamba sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga ginto at pilak na inanyuan? Alam na
ng Israel yun. Hindi naman sila nabulag, di ba? Sa katotohanan. Alam nila yun. Yun nga nagpalala ng kanilang kasalanan eh. Alam nila na hindi mga totoong Diyos ang mga Diyos sa Babylonia. Pero mas pinili nila ang mga ito. At para ipamukha ng Diyos sa bayan ng Israel ang kanyang kahangalan. Ito ang propeta Isaias. Ang ganda ng paraan ang ginawa ng Diyos dito sa chapter na ito para maintindihan ng Israel ang kanyang kamangmangan. Alam niyo kung paano ginawa ng Diyos? Ipinakita ng Diyos kung paano walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba nila. Tatlong bagay. Diba? In order to make convincing arguments, God exposed the uselessness of these false gods. Number one, they are burdensome. Pabigat ang mga Diyos-Diyosa na ito. Tingnan niyo yung verse 1 ng ating text. Sabi diyan, si Bel ay nagpapatira pa. Si Nebo ay umuyukod. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pasan ng mga baka at mga hayop. Ang mga bagay na ito na inyong daladala ay mabigat na pasan sa pagod. Sinasabi ni Yahweh, ito, no? Sinasamba ninyo ang mga Diyos-Diyosan na ito. Pero sila, ano? Binibit-bit ng mga hayop. Binubuhat ng mga hayop. Nagpapabigat sa mga kawawang hayop. Hindi po gumagamit ng hyperbole. Si Isaiah, nung sinabi niya na si Bel ay nagpapatira pa, si Nebo ay umuyukod. Kadalasan kasi, pag pinag-usapan natin yung dalawang Diyos-Diyosa na ito, si Bel, yan ang patron god ng Babylon. Alam yung patron, di ba? Patron-patron. No? Sa mga patron, may rank din yan eh. No? So yung number one patron sa Babylon, si Bel. Okay? Tatandaan yung pangalang Belshazzar. Di ba? Yung pangalang Bel. Nandun. No? Si Nebo, no? Ang anak ni Bel. No? Para sa kanila, si Nebo ang Diyos ng karunungan. Diyan naman natin maalala yung pangalang Nebuchadnezzar. No? So, yung mga pangalan na kanina mga Diyos, ginagamit nilang sarili nilang pangalan. Pero itong dalawang Diyos na ito, Father and Son Gods, no? Usually daw, every New Year, nagpo-procession, no? Papunta sa sentro ng syudad. At ang procession na ito ay intended to proclaim a favorable year for Babylon. Ganun daw pala, kaya pinoprocession. Pero sa mga pagkakataon nito sa verse 1, ang dinidescribe ni Isaiah dyan ay hindi yung procession proclaiming a favorable year. But it is a procession picturing an unfavorable disaster. Scholars suggest na ito pong mga pinahihirapang mga beasts indicate a not a procession but extraction. Merong pangalan ay Merodach Baladan noong 703 BC. Sabi doon sa history, siya daw ang nag-evacuate ng mga gods na ito nung kinukubkub na ni Sennacherib ang Babylon. Imagine, yung Diyos na sinasamba nila, di ba? Na dapat ay magligtas sa kanila sa tiyak na kapahamakan ng paglusob ng Assyria. Di ba? Ano? Niligtas ng mga sumasamba sa kanya. So you see, instead of itong mga Diyos-Diyosan na ito tatanggalin ang kanilang kabigatan, sila pang mga Diyos-Diyosan ang naging pabigat sa mga sumasamba sa kanila. They could not even help themselves. Ang mga hayop pa ang nagpapasan sa kanila. Pwede nating sabihin, they cannot even help the beasts, kundi the beasts give them favor by carrying them. Ganito ang mga Diyos-Diyosan, sinasabi sa atin ng propeta Isaias. Pabigat. Pero hindi lang yun. Pangalawa, they are not only burdensome, but they are impotent. Tingnan niyo yung verse 2 ng ating text. Sila yumuyukod. Sila ay nagpapatira pang magkakasama. Hindi nila mailigtas ang pasan, kundi sila may tutungo sa pagkabihag. Si Bel, kilala din sa pangalang Marduk. According to their legends, si Marduk ay the god of thunderstorms.
No, hindi thunder. No, may iba nang nagme-may-ari ng pangalan na 'yon. Si Thor. Pero ito, si Marduk ay god of thunderstorms. Sa kanilang mga kwento, si Marduk daw ay tumalo sa isang halimaw ng chaos na kung tawagin ni Tiamat. And because of that, he was promoted to become the lord of the gods of heaven and earth. Kaya siya yung pinaka-patron god. Siya yung number one god. But here, pinapakita sa atin sa talata na ito that Bel is so powerless that he could not even control himself from bowing whenever the beasts stumble while carrying them. Kita yung picture? Pagod na yung mga hayop eh. Bit-bit sila eh. Ang bibigat niya, malalaking mga rebulto yan na gawa sa pilak at ginto. Siyempre, pagkapagod na tapos natitiso, naano sa mga hukay, anong ginagawa ng mga statue? Yumuyuko din sila. Yan ang sinasabi sa atin dito. Look at the ridiculousness of idolatry. Wala silang kakayahan. Wala silang power. They are powerless. They are impotent. They could not even defend themselves from being captured. Diba dapat sila ng mga sinasamba ang magtatanggol? Pero sila, kasamang binihag ng mga kaaway ng Babylonia. Hindi lang yun, may pangatlo pa. They are not only burdensome, they are not only impotent, but they are lifeless. Tingnan yung sabi sa verse 7. Pinapasan nila iyon sa balikat, dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar, at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makakasagot o makakapagligtas man sa kanya, sa kanyang kabagabagan. Believing in false gods is not only foolish, but it is also disastrous. Bakit? Nilalagay mo ang buhay mo sa kamay ng mga rebultong walang buhay. Pagbalik kayo sa mga news ng mga previous tragedies, calamities, nagtatakbuhan ng mga tao, diba? Iniwanan nila yung mga gamit nila, pero hindi nila iiwanan yung rebulto nila na kanilang sinasamba. Ganyan yung eksena dito. Walang buhay. Sinasabi ni Isaiah, pag nilagay mo sa isang lugar, pag ipinako mo sa isang lugar, hindi na siya alis doon. Doon na lang siya. Nakita niyo paano pinapamukha ng Diyos ang kamangmangan ng mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Eh kahit mabuwal ang mga yan, hindi naman makakatayo yan. They do not have the power to give. Bakit? Because they were created. Sabi dun sa verse 6, sila'y ginawa ng mga panday ginto. They do not have the ability to respond because they could not listen in the first place. Ba, may tenga, wala namang pandinig. They could not speak because wala naman silang dila. May bibig, pero hindi kaya magsalita. Ultimately, they cannot save because they only depend on those who carry them. Ano pa po bang pruweba ang kailangan natin para makumbinsi tayo na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na ay kahangalan? Balikan ninyo yung kasaysayan ng bayan ng Israel if you want proof. Read the story of Israel. Israel was destroyed in the end. Alam nyo, kukunti lang yung mga natira, remnant. Pero yung bayan ng Israel, di ba? Alam natin yung story paulit-ulit. 10 lost tribes of Israel, the northern Israel, even southern Israel, was taken to Babylon in captivity. Eh, mga natira, konti lang. Yun ang niligtas ng Diyos. Pero gusto kong paalalahanan kayo ngayon na pag pinag-usapan natin Diyos-Diyos, hindi lang yung mga physical idols. No? Anything or even anyone that hinders us from totally trusting God is an idol. Anumang bagay o sinamang tao na hadlang sa iyo na magtiwala sa totoong Diyos ay isang Diyos-Diyosan. At pag ginagawa natin ito, mas pinipili natin ang sarili natin, ang bisyo natin, ang pangarap natin, ang trabaho natin, ang mahal natin, kaysa sa Diyos, we are becoming fools. In the end, they will only disappoint us because in the end,
malalaman natin we are just fooling ourselves. Pumunta tayo sa pangalawang point. Recalling the sensibleness of trusting the true God. Pag-aalaala sa karunungan ng pagtitiwala sa totoong Diyos. Bagamat ang Diyos ang may huling salita, they are not words of just pure condemnation. Totoong si Yahweh ang may huling salita, pero madalas ang kanyang huling salita ay pag-aalok ng pag-asa. God did not just expose the foolishness of Israel for trusting in false gods, but He also reminded Israel of what it means to trust the true God. So nagsimula siya dun sa kahangalan. Pinakita niya ito, sinasamba niyo Diyos-Diyosan, mga hangal kayo. Pero sabi niya, papaalalahanan ko kayo. Alam niyo ang ibig sabihin ng pagsamba sa totoong Diyos. At yun ang karunungan ng sinasabi niya sa atin. Kaya ang solution to idolatry is what? Remembering who God really is. Yan ang solusyon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paalalahanan natin ang sarili natin, ang totoong Diyos ay ang Diyos ng Biblia. Hindi natin talaga pwedeng alisin ang Diyos sa isip natin. Kahit na anong pagdaanan nating trahedya, kahit na anong pagdaanan nating hirap sa buhay, bahagi yan ng pag-create sa atin ng Diyos. We were created in the image of God. And I believe that part ng ating ability as image bearers is to recall imprints of our experiences of God. Kahit na matagal ng panahon, yung mga naranasan mo sa Diyos, yung mga alam mo sa Diyos, nabasa mo sa Biblia patungkol sa Diyos, babalik at babalik pa rin sa iyong alaala. Bahagi yan ng paglikha sa atin ng Diyos. And eventually, when we recall all of them, magiging pakinabang para sa atin. Ang pag-aalaala ay solusyon din o paraan din para totoong magsisi ng ating mga kasalanan. Kaya, remembering is not really an attempt to teach ourselves new things. Never. Remembering is the attempt to go back to what we already know. Yun ang ginagawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Alam mo kung sino ako. So anong dapat mong gawin sa sitwasyon na kinasasadlakan mo? Alalahanin mo ako. Pakinggan niyo yung sinabi ng Diyos sa verse 8 and verse 9 ng ating text. Sabi diyan, inyong alalahanin ito at maging tiyak isaisip ninyo uli kayong mga masuwain, kayo, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba, ako'y Diyos at walang gaya ko. Kita niya? Hindi hopeless. Kahit ano man yung pinagdaanan mo, kung talagang Christian ka, you're not hopeless. You will never be hopeless. Ano ang paraan para makabalik? Alalahanin mo yung alam mo patungkol sa Diyos. Alalahanin mo yung lahat ng natutunan mo patungkol sa Diyos. At ito yung ginawa ng Diyos para i-convict ang Israel patungkol sa kanyang kamangmangan. Diba? Ginamit ng Diyos, pinaalala ng Diyos kung sino siya. Eto ako, ako ang totoong Diyos. Tatlong bagay yung ginamit ng Diyos na paraan para kumbinsihin ang Israel na bumalik sa Kanya, na magsisi. Una, God is the burden bearer. Diba? In contrast to the false gods that only give burden to the people, God reminded Israel of how He carried her from the very beginning. Tingnan niyo yung verse 3 ng ating text. Inyong dinggin ako ang sambahayan ni Jacob at lahat na nalabi sa sambahayan ni Israel na kinalong ko mula sa inyong pagsilang na dinala mula sa sinapupunan. This is not an image that refers to the conception of an individual life. Diyos din naman talaga ang lumilikha ng individual na buhay. Pero dito sa verse 3, it is an image of the life created by God in Israel. Pwede nating sabihin, it is God who created Israel. Diyos ang lumikha kay Israel. Tingnan niyo yung Isaiah chapter 43. Babalik lang tayo ng ilang chapter. Verse 1. Ang sabi ni Isaiah, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo.
O Jacob, siya na nag-anyo sa iyo. O Israel, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan ko. Ikaw ay akin. Nangingilabot ako every time I read those lines. Hindi ako nangingilabot sa takot. Nangingilabot ako sa kaligayahan. Alam niyo, ganito ang trato ng Diyos sa kanyang mga anak. Ganito nga yung trato niya sa Israel na nagrebelde sa kanya. Lalong ganyan, katindi ang trato ng Diyos. But God was more than a mother that conceived and delivered Israel. Parang ganun yung larawan, di ba? Ina na nagsilang, nagbuntis at nagsilang. More than that, yung image na ginagamit ng Diyos dito eh. He was like a loving parent who never ceased to take care of his child. Walang tigil sa pag-aalaga. Alam nyo, tayong mga human parents. Ako po, hindi pa naman ako matandang magulang, pero alam ko na na tumatanda ako, dumarating yung point na baka hindi ko na kayang alagaan ang mga anak ko. Mangyayari yan. There will come a point when human parents will just stop caring for their children. Hindi dahil sa ayaw na nilang alagaan ang kanilang mga anak, hindi na nila kaya sa sobrang katandaan. Pero sinasabi sa atin ng Diyos dito, inaalagaan niya ang bayan ng Israel at patuloy niyang inaalagaan until her old age. Tinan niyo yung sinabi sa verse 4. At hanggang sa katandaan mo ay ako siya. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. Ginawa kita at aking dadalhin ka. Aking dadalhin at ililigtas ka. Ito yung totoong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi lang siya magsisimula ng isang bagong buhay sa iyo. Huwag kayo mananampalataya sa kanyang anak. Aalaga ang kanya hanggang mamatay ka sa mundong ito. At dadaling kanya sa pangwalang hanggan sa kanyang bagong langit at bagong lupa. Ang pag-aalaga ng Diyos, walang katapusan. Ang pag-iingat ng Diyos, walang katapusan. Hindi siya magpapabigat sa atin sapagkat bubuhatin tayo ng Diyos hanggang sa katapusan. Yung mga false gods became a burden to the idolaters, but the true God took the burden for His people until the end. In fact, pag pinag-aralan niyo yung history ng Israel, mag-agree kayo sa akin na ang tanging paliwanag kung paanong ang bayan ng Israel ay hindi lubusang natupok, na preserve ang Israel throughout everything that they went through, was because God took care of them. Inalagaan sila ng Diyos. God never stopped caring for Israel despite her rebellion. Bakit? Sapagkat yan siya. Siya ang totoong Diyos. Ang pangako niya, hindi niya kalilimutan. Ang sinabi niyang gagawin niya, tutuparin niya. Ito yung Diyos na nangangako sa iyo kung hindi ka pa Christian ngayon. Ang sabi niya, magtiwala ka sa ginawa ng kanyang anak at ililigtas ka. Ang pagliligtas na yun ay totoo. Ang pagliligtas na yun ay tiyak. Pangalawa, God is not only the burden bearer, but He is also the God who is in control of everything. Look at verse 10. Sabi diyan, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko'y maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Unlike the false gods, who are powerless, God has the power to orchestrate everything that happens in order to accomplish His purpose. Mga Diyos-Diyosan, walang kapangyarihan. Hindi nila kayang gawin ang mga kayang gawin ng totoong Diyos. Our God is not the God of open theism. Ano yung open theism? Na parang naghihintay lang sa turn of events. Pagkatapos na nakita niya yung mga nangyari, saka lang siya mag-iisip ng paraan. Saka lang siya magre-react. Hindi ganun ang Diyos natin. The God of the Bible has everything from the start, still in progress, and even the end, under His sovereign hands. Under His complete control. Itong Diyos natin. Itong totoong Diyos. Unlike the false gods who are powerless to speak, God declares the end
from the beginning, and everything that He declares, anong sabi? Happens. Diba sabi sa Genesis chapter 1, God said, let there be, and there was. Yan ang Diyos natin. Ang Diyos na may kapangyarihan. Tinan niyo yung sinabi sa Job chapter 42 verse 2. Alam kong magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang layunin na mahadlangan. Di ba si Nebo, binanggit ko kanina, siya yung God of wisdom. Ang ibig sabihin nun, He knows everything. But those who served Him were not informed patungkol dun sa impending judgment, impending destruction. Why? Because He's not the true God. Nebo is a false God. He doesn't know anything because He's dead. He doesn't have life. That gives us the third, leads us to the third most important point. God is the burden bearer. God is in control of everything. Pangatlo, God is able to save. God is able to save. The true God is not only powerful to speak, He is also powerful to act. In the time of captivity, it was God who provided Israel salvation. Tingnan niyo verse 11 ng ating text. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo, aking sinabi, oo, aking papangyarihin, aking pinanukala at akin itong gagawin. Sabi ng iba, yan daw ang pinuno ng kanilang relihiyon. Sabi diyan, east, hindi southeast. Sino tinutukoy? History would tell us that this refers to Cyrus the Great, the emperor of Assyria during that time. It was God who gave Cyrus the power to overcome Babylon. Sabi diyan, ang Diyos ang tumawag ng mandaragit mula sa silangan upang gumawa ng kanyang layunin. So ibig sabihin, it's God who gave Cyrus the ability to overcome this superpower called Babylon. And He was also the one, God also the one gave Cyrus the power to give freedom to Israel. Alam natin ang story, diba? It was under His rulership that Israel was given freedom to go back sa kanyang sariling lupain. Pero hindi yan dahil sa kanya, yan ay dahil sa Diyos na buhay. Pero nakakalungkot dito, ang bayan ng Israel, alam na nila lahat yan, pinrophesy na yan eh. Pero tinanggap nila with skepticism. Hindi sila naniwala hanggang sa dumating na nga si Cyrus at pinayagan na silang bumalik sa kanilang lupang ipinangako. Pero meron mong isang bagay na pinapatunayan niya patungkol sa totoong Diyos. Ano yun? It will not change the fact that God will do whatever He wants, whether people believe it or not. Hindi nakasalalay sa tao ang kayang gawin ng Diyos sa kanyang sarili. At sinabi ng Diyos na siya ay magliligtas, kaya niyang magligtas. Kung hayaan natin sa taong pumiling maliligtas ba sa hindi, pipiliin ng taong huwag maligtas. Ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang may kapangyarihang magligtas. Pero alam niya ito pang pinakamatindi. Tingnan niyo yung verse 12 and 13 ng ating text. Makinig kayo sa akin, kayong matitigas ang ulo. Kayo na malayo sa katuwiran. Anong sabi ng Panginoon? Aking ilalapit ang aking katuwiran. Hindi ito malayo. At ang aking pagliligtas ay hindi magtatagal. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Zion para sa Israel na aking kaluwalhatian. Do you see that? Yan ang tinutukoy ng Diyos dito. Totoo, niligtas ng Diyos ang bayan ng Israel. Pero hindi doon natapos ang plano ng pagliligtas ng Diyos. Dumating ang panahon na ang Diyos hindi lang magliligtas ng isang bayan, physically. Magliligtas ang Diyos ng isang bayan, spiritually. At yon ay sa pamamagitan ng Kanyang inilapit na katuwiran. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Tingnan sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. It is because of Him that you are in Christ Jesus,
who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Anong sinasabi ko? Ang Diyos na totoo ang may kakayang magligtas, at ang Diyos na totoo ang nagbigay ng kaligtasan. Ibinigay niya ang persona ng kaligtasan, ang katuwirang nagliligtas. Yun ay walang iba kundi si Jesucristo. Pero alam nyo, at the expense of our salvation, God did not spare His own Son. Ano ibig sabihin nun? Para iligtas ka na isang makasalanan at ako na isang makasalanan, hinayaan ng Diyos mamatay si Jesus sa krus. Nilapit niya ang katuwiran para mamatay. Dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayong mga makasalanan bibigyan ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya ito yung panawagan ng Ebanghelyo. Kung gusto mo maging matalino, piliin mo ang tama. Kanino ka papanig? Who will you choose today? Will you remain faithful to your false gods? Or will you choose the true God? Choose to be on God's side. Paano? Sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong kasalanan at pananampalataya na si Jesucristo lang ang nag-iisang paraan ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, maraming salamat for once again reminding us of who you are. Sana yung kilabot na nararamdaman namin ngayon after understanding in a much clearer way kung paanong pinakita mo ang iyong sarili na totoo by comparing yourself to false gods, and by doing that you prove the foolishness of idolatry and the wisdom of worshiping the true God. Sana po maging sa mga Christian ito ay maging direksyon namin to always love you, to be grateful, and to always serve you. Para sa mga hindi Christian naman, sana ito yung maging dahilan para pag-isipan nila yung kanilang kaluluwa, yung kanilang kalagayan. Kung hindi pa sila mananampalataya, matakot sila sapagkat sila ay nasa panig ng mga huwad na Diyos at sila ay nabubuhay sa kamangmangan. Pero pwede silang pumili. They can choose God. Paano? Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Magligtas nga po kayo, Diyos, sa aming mga nakikinig ngayon dito at sa live stream. And in the end, as you glorified yourself through the salvation of Israel, you will glorify yourself in the salvation of your church sa pagdating ng bagong langit at ng bagong lupa. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.